99 ng hapon. Yes, at syempre shoutout din sa mga pangga natin na katulad kong nag-check out or magbabayad ng kape ngayon. Libre mo na ang burger pala. Eto, kung kailan tapos na eh. Brad, kung kailan tapos na ako, kanina. Sige na. Kanina niyayaya kita, gusto mo ba ng fries? Tinanong kita. Alam mo, para kang babae. Nag-isip kasi ako, akala ko, late na, maga pa pala. Alam mo, para kang jowa ko. Sige na. Kung may jowa man ako. Para kang babae eh. Dali, Jesus, parang girlfriend. Paibay pa isip ko ba? Pag sinabi ko na may gusto, or pag tinanong natin na may gusto ka ba, sabihin nila wala. Tapos kapag ito na, nagbayad na ako, na-order na at lahat, binili mo ako ng fries. Then, bigla ko lang kasi nagsink. Saan ako magagalit? Alam mo, nagsinking sa akin kasi na ano? Libre pala ni Toby. Oh, wala. Kanina sinabi ko na sa'yo, Jimbo, lang. Gusto mo ng fries. Masaya naman sabi ako. Sabi mo, ayaw mo, busog ka. Hindi ako magtatampo sa'yo. Oh, bakit? Birthday mo bukas eh. Ayan, wala buti ako, naman. Hindi ako magtatampo. Oh, bukas ikaw maglo-load, ha? Oh, sige, ako maglo-load. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ako bahala doon. Oh, maglo-load lang naman, Jimbo. Mm-hmm. Ako pa rin naman magpipiloto, pero ikaw pa rin, ikaw lang maglo-load. Sige, okay sige. Naman. Oh, syempre, birthday mo. Hindi labag sa kalooban mo. Hindi, maraming pasabog na mangyayari bukas. Nako. Sa birthday mo. Excited na ako, Daddy James. Ay, Tops, ano nga pala, mabati ko lang yung mga tropa natin. Mga tropang joyrider. Uy. Yung mga joyrider natin yan, si Havate. Havate! Hello po si Havate. Havate. Hello. Ay, pa-share nyo naman. I-share nyo naman yung live natin sa mga groups ninyo, mga pangga, para mabati rin po natin at makikulitan. Kasi ngayon pong alas 2, medya po, ay pwede namin po basahin yung mga komente nyo sa aming tinitira po na top 5. Yes. Okay? Alam ba, Daddy James, kung bakit habate ang tawag sa kanya? Kasi haba. Habate? Oo. Habate. Ayun na yun. Sige. Push mo yan. O sige na, mga pangga. Ito na, recap po na tayo ha. I-share nyo to at gusto namin mabasa ang inyong mga komento at pumunta po kayo sa ating official Facebook page, Energy FM 106.7. Okay? Grabe no, kamukha ko talaga si Jano Gibbs ngayon. No? Tama nga sila. Kamukha mo nga, Brad. Yeah, yeah. I think I'm falling. I think I'm falling. Yung kamukha lang pero hindi ka boses. Ang ganda kasi ng boses ng Jano Gibbs. Iba, gusto ko rin yung mga kanta ni Jano Gibbs. Ano mo kapag ikaw, pag boses ni Jano Gibbs yung pinangharana mo, talagang makukuha mo yung babae, di ba? Lalong-lalo pag kinanta mo yung binibini. Yan, ako. Binibini. Meron pa isang gusto dyan yung magkasuyo. Di ba? Ang ganda, no? Ginagamit namin dati yung tugtog, yung background siya. Nina? Milky. Tapos Jano Gibbs, baka naman kung gusto mong kung nakikinig man ngayon or mapakinggan mo ito, baka naman pwede ka namin i-guest dito. Oh, siyempre, hello. Idol kita. Oh. Siyempre, oh. Mm-hmm. Sana marinig. Hello po. Oh, ano nyo, i-mention nyo si Jano Gibbs. Jano Gibbs, baka pwede ka namin mga interview. Sir Jano Gibbs, why not coconut, diba? Okay. Oh, ito na. Mga pangga, share nyo naman ha. Sana nandito na po kayo sa aming official Facebook page sa mga nandyan po, nakikinig po sa radyo. Mas maganda po, habang nakikinig ng radyo, punta ka sa aming official Facebook page, i-search mo lamang Energy FM 106.7. At syempre, inaanyahan din namin kayo na i-share ang aming Facebook live dang sa ganon. Ano yan? May sinabi dito. Ano na naman yan? Ilong lang magkamukha sa inyo sa... Sabi ni Daddy Eddie. Daddy Eddie ko naman. Birthday ni Toby, pasayayin natin. Yay! Okay Daddy lang, Eddie, why not? Oh. Bakit? At least, merong kahawig yung ilong ko. Oo. Oh. Ganun nga, tingala ka. Ay, huwag na. Ayan, salamat. O, tingnan mo. Basta tulong-tulong tayo nagsishare, tumataas yung viewers natin. Yes. Sana naman ganyan din po kayo na sinishare nyo po. Kasi po, magre-recap tayo ng ating top 5 po na tinitira natin ngayon pong Wednesday. Yes, eto na, mag-recap na tayo ng ating top 5 klase ng tao sa social media. Siyempre, ang ating number 5, eto yung boy screenshot. Na kung saan, kada may ini-screenshot na post ng tao, sinesend agad sa kanilang GC. Siyempre, ang ating number 4, ito yung tinatawag nating The Keyboard Warrior. Na kung saan nakikipag-away sa social media lang naman. Pero pagdating sa personal, bahag ang buntot. Correct. Di makabasag pinggan. Yes. At ang ating number 3, ito yung tinatawag nating Boy Post.
kung saan post ng post ng lahat ng bagay at syempre binopost niya rin ang kanyang saloobin or hindi naman kaya nararamdaman ukol or tungkol sa kanyang problema. At syempre ang ating number 2. Wow, may pa-dance number ka, Jimbo. Ang ating number 2 naman mga pangga ay ang tinatawag nating pa-trending. Na kung saan post ng mga video or hindi naman kaya picture or nag-i-stream ng walang saplot. Yan, maraming mga ganyan mga pangga. At syempre, eto na nga ang ating number 1. Eto yung tinatawag nating The Memers. Yes, The Memers. You heard it right. Ito yung mga taong share ng mga memes sa Facebook. O yan, karaniwan sa kanila ay puro single. Aww. Kasi nga naman wala silang kausap, wala silang magawa, wala silang maipost na jowa nila. Kaya naman ang tanging pinopost nila ay mga memes sa Facebook. Alam mo, Toby, maraming ano, no? Maraming mga pangga natin, lalo na napag-usapan ng single, no? Alam mo, meron din nakakadali ng ganyan, eh. Yung nakakuha ng jowa sa pagpo-post mo ng mga memes. Kasi natutuwa sila sa'yo. Actually. Diba? Kasi mas maganda pa, pag ikaw nagpo-post, ikaw na rin yung nag-edit. Ikaw mismo gumawa. Tama. Kasi matutuwa sila sa'yo nang galing mo naman gumawa. Tapos hanggang sa, yun na, may conversation na, usap-usap, hanggang sa, kayo na. Tsaka alam mo ito, karaniwan sa mga memers na yan sa Facebook, yan yung mga masarap kausap, lalong-lalo na ka-chat. Tama. Walang dull moments chat, walang hindi kayo maubusan ng topic kasi maya't maya, meron siyang sinishare sa yung memes. Ito, tsaka ano to eh, ito yung masasabi natin na updated sa lahat, no? Yes. Ang galing mag-isip, iba Pinoy, iba mga Pinoy talaga, mga bangga. Kahit na, alam mo, nag-trend ngayon. Mm-mm. Meron na lalabas na memes yan na meron pang mga caption na malulupit. Tama ka dyan. Lupit yan. Lalong-lalo na nga yung ano eh. Alam mo, di ba nauso yung kanino ka lang. Oo. Ang dami ka agad na ilabas. Ang dami. Ganyan yung mga utak ng mga memes galing natin. Galing. Sports, di ba? Drama. Yes. Oh, lahat ng mga ano. Basta makita nila yung mga facial reaction mo. Mm-mm. Gagawan na nila agad ng anong galing. Kaya doon mismo, may hugot pa nga eh. Diba? May lalagyan nilang hugot. Doon, may nangangko-comment na matutuwa ka talaga na, uy, ako lagi mong ano ha, liker mo. Yes. Ako yung pupuso, nagta-thumbs up sa'yo, sana mapansin mo. Doon nagsimula eh. Tama may barkado o ganyan, nagkatuluyan sila. Oh, sana diba? All. Sa ganyan lang, kakashare lang. Sa mga single, ito dapat gawin. So dapat pala, kapag single ka, kailangan memers ka. Mm-mm. Part ka ng community ng memers, ganun dapat. May ano para magkaroon ng jowa. Oh, kasi ito yung malawak to eh. Kasi nasi-share eh. Dumadami yung mga followers mo eh. Ganun pa. Marami ka nang nakikilala. Minsan niya, meron pa dyang iba. Foreigner. Oo. Diba? Mga natutuwa sa mga ganyang ano mo. Diba? Iba why not, diba? Kasi ang taba, ito ha, ewan ko pang bakit, pero ang taba ng utak nila. Galing, no? Mapa, kahit nga logo pa nga lang ng, ano, eh, ng isang fast food chain eh. Mm-hmm. Brad, nagagawa nila yun ng meme. Galing, no? Diba, yung creativity ng mga Pinoy at syempre ng mga memers dyan around the world, eh talaga nga naman sobrang kakaiba. Galing, ang galing. Tsaka ano eh, magaling silang tumiming. Kung halimbawa, ngayon tagulan, meron lumabas na memes, di ba? Maraming gumagawa. Summer, Pasko, ang dami, marami pang parating. Ultimo pa nga lang dito ha, pag ini-screenshot nila tong ano natin, tong Facebook Live natin mga pangga, meron na agad silang magagawa or may iisip na memes about us, di ba? Like for example, ako, naka-shades ako ngayon at may bigote. At syempre sabihin na natin, medyo mahaba ang buhok, di ba? Mm-hmm. O mukha akong Ermitaño. Mm. Ako, Barker. Mukhang Gollum. Di ba? Marami, malawak ang isipan ng mga Pinoy. Kaya saludo kami. Diba? Kaya nga, tayo ang number one yung mga gumagawa ng memes na mga ganito, kakaiba, natutuwa yung ibang mga pangga natin. Bueno, anyways, ito, sa ating top 5 po mga pangga, well, usapang social media tayo, no? Nakakatuwa naman talaga, no? Normal lang talaga na may rights naman tayo na mag-post tayo sa ating sariling Facebook account. Ang ano lang dito, wait lang, ipopost kita. Mm. Gusto mo, ano, i-slow natin yung bed para kapanipaniwala ka pakinggan. Sige, gusto mo, ha? Ito na, wait lang. Mga pre, ito na.
DJ Jimbo. 06.7 Energy FM. Alam mo, wala namang ano yun. Masama na mag-post ka sa sarili mong Facebook account. Ito mga pangga, mang inigay mabuti, Toby. Mga pangga na nakikinig sa radyo, sa ating social media. Alam mo, yung mga magandang bagay na dumarating sa buhay natin, wala tayong masama na i-post yun. Kasi ginagawa natin to to inspire people. Diba? Pero mag-ingat lang tayo mga pangga. Kasi, diba, may mga pagkakataong kasi tayo na all out tayo. I mean, minsan pati yung mga information natin na isasama natin sa post natin, kaya marami mga budol na scam o kung ano man masamang nangyari sa kanila. Kasi binibigyan natin lahat. Kasi ang social media po, kadalasan na nangyari sa ating mga kaibigan, mga pangga, ay parang kadikit na to sa buhay natin eh. You know what I mean? Di ba? Pinisira mo. kaya ano, mga pangga, ingat tayo. Walang masama mag-post. At kung usapang pamilya, dapat din na natin pinapost yan. Eh, wala naman pakialam yung mga friends mo dyan eh. Para makisaw-saw kasi family problem yan. Kung sino magsasolve dyan, kayo mismo na pamilya mo. Dugot, bawis. Pinagbibigay. Yung totoo. Totoo, di ba, Toby? Ito, seryoso ako. Wala masama mag-post. Basta dapat may limit tayo sa sarili natin. No? Tama ka dyan, Jimbo. At yan na nga, mga pangga. Ang lihim ni Jimboy. Ang pangit. Bakit naman Jimboy? Ibalik pala sa lihim ni Jimboy. Brad, parang macho dancer na dating ko dun. Lihim ni Jimboy. Jimbo, hot dog. Kaya mo ba? O kaya kainin mo si Jimboy. Kainin mo ang patola ni Jimbo. Hindi, seryoso nga yun, totoo mga pangga. Dinadaan ko lang sa tawa kasi nga, di ba? Lahat naman tayo may kakayanan mag-post. No? Kailangan na natin magkaroon ng limit sa sarili natin para hindi tayo maungkat o mapagchismisan ng mga friends natin sa Facebook. Yes. Na about sa family, financial. No? Siguro, pwede ka mag-post yung to inspire people. No? Para lang maano mo sila na narating mo to, mararating nyo rin. Alam mo, mayroon akong isang friend sa Facebook na talaga nga naman binabasa ko bawat post niya. Mm. Alam mo sino yun? Sino? Si Papa JT. Talaga? Oo, oh, kasi yung mga pinapost ni Papa JT tsaka sa Instagram niya, talaga nga naman nakaka-inspire, di ba? Kasi yung motivational quotes, mga nandun. Ang galing. Mga Bible verses, di ba? Kasi yung mga ganung bagay kasi, yun yung may makabuluhan na napopost eh, or nakikita sa feed mo eh. Kaya naman, kapag nakakita ka ng, ano, ng mga kakaiba or hindi naman kaya, eh, hindi maayon sa mata na post sa Facebook, eh, huwag mo lang tignan. Tumingin ka or humanap ka ng friend mo na talaga nga namang makakatulong sa'yo sa mental health mo at syempre, makakatulong din sa problema mo. Dahil yung mga post nila yan, para yan sa'yo. Correct. Para yan. Sinishare nila yan para mabasa mo, para ma-motivate ka or hindi naman kaya may pinagdadaanan ka. Eh, alam mong hindi ka nag-iisa. May karamay ka. Alam mo, nakatuwa yung mga ganyan din mga pangga. Ako, marami akong friends sa Facebook na ganyan, Tobs. Uh-huh. Ako natutuwa ako sa mga ganyan. Diba? Kasi tayo minsan, sa kaka-social media natin, kaka-Facebook natin, nakakalimutan natin ng Diyos eh. Yes. Diba? Puro na lang tayo yung mga natanggap natin, yung puro mga achievements natin, yung puro mga, diba? Yung mga magagandang bagay, pero hindi tayo nakakalimut tayo. Nakakalimut tayo sa taas na kung wala siya, wala tayo eh. Di ba? Seryoso ka bangga kasi nga, yun lang kadalasan nakikita ko sa Facebook. Kaya kung may makita man kayo, like nang sinabi mo about kay Papa JT, pagpasalamat mo kasi may mga taong ganyan pa na nagpo-post po. Di ba? Kahit madaling araw nga may nakita akong ganyan eh. Mm-mm. Ako hindi ako nangyayamot. Ako na ano ako. Ako binabasa ko talaga yun. Oo, ako rin. Oo. Ano ka dun eh? Ito ha, hindi ito ka-plastikan, hindi ko to sinasabi dahil naka-aerial lang tayo or hindi naman kaya DJ ako para mabango yung pangalan ko. Hindi. Mm. Binabasa ko talaga yun personally. Totoo. Kasi nakaka-motivate siya eh, alam mo yun? Kasi alam ko na andyan sila, andyan siya, andyan ka.
'Di ba? Andiyan si Papa JT para kanya nang yung buhay kasi lalong-lalo na independent ako ngayon. Tama. Malayo tama. Ako sa pamilya ko, 'di ba? Mag-isa lang ako ngayon. Baka bukas sa birthday ko mag-isa nga lang din ako eh. Pero I know na nandiyan kayo, andiyan yung mga Facebook friends ko. Dito kami. 'Di ba? Ikaw nandiyan ka ba? Oo, kita lap-lap kita kasi sa. Sige. Charot-charot. Yun lang yung mga bangga no, nakakatuwa na may mga kaibigan tayong ganyan. Hindi na lang kasi nakaka-toxic mga pang-aaminan natin, no? Sa umagang-umaga, may nakikita ka nag-aaway dahil sa utang. Mm-mm. Pinopost pa. Hindi naman tayo ng utang doon. Wala naman tayong kinalaman. Dapat din na pinopost yan. Mag-usap kayo personal. Kahit di nga, huwag nga messenger eh. Dapat mag-usap kayo ng personal. Nope. Dapat, yung mga problemang ganyan, dapat sa personal pinag-uusapan. Oo, ang away dapat sa personal, hindi sa social media. Lagi yung tatandaan yan. Kayo matapang lang sa social media. Tama. Uh-huh. Oh, ito, basahin natin yung mga komento, Tops. Andan, maraming nag-comment yun. Oh, si Cherry Bib, nandito. Ano nga sila? Buo nga sila. Ayan, salamat. Si Cherry Bib, si Vanessa, at si Robin. Ay, wala. Si wala Vanessa, si Maybelline. Ay, si Maybelline. Baka may trabaho si Maybelline. Uh-uh. Sige, basahin natin. Ito, sabi ni Love Warisa, karamihan mga babae, post ng post. Pinapakita mga tahong... hindi naman lahat sila. Oo, pili lang naman. At saka hindi naman tahong mismo yung pinapakita nila. Yung ano, Dragon Ball. Hindi, alam mo nakakatuwa yung mga ganyan. Sa mga, alam mo, natutuwa na, tama, babae nagsabi. Sino mga, ano si Ate Love, Maurice, ha? Sa mga di ba tingin mo may pangit side, di ba, sa mga babaihan, kapag nakita nila kapwa babae nila na kung ano pinapakita, ang pangit. Pero sa ating mga lalaki, masaya tayo. Di ba, hindi siya parehas, hindi pantay. Kaya dapat, para alam mong ano yung kanang kapwa babae mo, eh, respetuhin ka rin. Mag-post ka nung naaayon, no? Yes. Kung ano, i-private mo na lang, send mo sa amin. Di ba? Pero why not ito, no? Paano kung ibahin naman natin, baliktarin naman natin yung sitwasyon, Daddy James? Mm-hmm. Paano naman kung yung mga lalaki nag-post ng mga ganun? Mga malaswa. Di ba, iisipin ka agad ang bastos. Kabastosan na agad. Mm-hmm. Bakit kapag yung babae nag-post ng mga ganun, okay lang? O, konting yamot lang sila. Oo. Di ba? Unfair eh. Ang unfair sa atin, no? Parang ang nangyayari, naging superior na yung babae sa atin. Di ba dapat chauvinism? Tama. Alam mo kung ano yan? Ano? Yan yung ano, kumbaga, nakalimutan ko yung meaning. Basta ano siya, basta about siya, superiority about something. Ganon. Okay. Ayun. Okay. alam mo ba sabihin mo? Pero, nakalimutan ko yung meaning. Alam mo, sa totoo lang mga pagka, totoo yun. Sobrang unfair po. Para lang siguro mawala yung ganyan, napaka-unfair naman talaga ng mundo eh. Uh-uh. No? Tayo nga eh, personal eh, sa mga kaibigan, sa pamilya, tropa, lahat-lahat. Doon na, sa social media pa kaya. Kaya iwasan lang natin. Siguro kailangan natin mag-control lang sa sarili natin. Mm-hmm. No? To express yung ating nararamdaman. Di ba? Control lang po tayo. Lalo na kung wala namang kinalaman. Yung mga kapanood dyan, makakita, makabasa. No? Oo, tama ka dyan, Daddy James. O, eto. Sabi naman ni Laika, sabi niya, hello po Baby Toby, I'm Baby Laika. Uy, Baby Laika, jowan na ba kita? Why not, coconut? Pwede. Baby, hello Baby Laika. Hello. At sabi nga ni Cherry Viv, ang unfair ng mundo. Tama ka dyan. Kailan kaya magiging fair, no? Sa mga lalaki. Wala, anyway, highway. Ganun talaga nga ng buhay. Kaya, ayun ako mga pangga, siguro ano lang, sasabi lang namin sa inyo mga panggays, ano lang. Bala ka dyan. Mag-ano kayo, lagi yung limit po. Yung ating ano. No? Tama ka dyan. Ito, sabi natin. Naman ni ano, ni Love Warisa. Totoo yan, Baby Toby. Katabi lang namin sa TikTok, nakakahiya. Katwiran niya para mag-trending. Diba? Gagawin naman lahat eh. Diba? Yung nga eh. Kaya ganun naman kasi. Kaya napapansin mo, no? Kaya ito mga pangga, no? Napapansin nyo, no? Halos lahat. Para lang sumikat gagawin lahat. Mm-hmm. Kahit ipakita yung buong katawan. Ano naman, regarding naman dun sa mga, sa nag-gym. Uh-huh. No? We just given naman napakita yung abs nila kasi yun naman yung pinaghirapan. Pero yung iba eh, may iba talaga na post na alam mo na yun yung gusto niya ipakita pero binibiting ka lang. Mm-hmm. Alam mo na yung meaning na ginagawa lang yan yun para makilala siya mag-trend siya eh. Yes. Pero yun naman, di rin naman natin sila masisi dahil, ayun nga, tinitake advantage siya lang naman kung ano yung meron siya, kung confidence din naman siya, or confident naman siya sa sarili niya, sa katawan niya.
siguro yun, ginagawa na lang yung paraan para mag-trend din siya or sumikat. Kasi nga, itong social media, malaki na pera dito eh, Brad. Totoo. Tsaka maraming ano, maraming gimmick. Maraming opportunities. Din. At kaya naman tayo, kung tayo ang iniisip natin eh, side hustle, ito yung ginagawa niyang side hustle niya para sa kanya. Para may extra income siya. Para ito na rin yung ano niya, baga ang tinatawag mo doon? Na discarte niya sa buhay. Kasi ano, kasi dito sa ano, dito sa social media, mga bangga, kung i-compare natin dati ha, ngayon kasi kumikita na lahat. Mm-mm. Kaya ginagawa na nila ito dahil nga sa pera. Pera. Aminin na natin, yes. Seryoso, di ba? Para kumita. Mm-hmm. Eh, kung alam naman natin na hirap-hirap siya sa buhay, at yun lang yung tanging paraan para gawin niya yun, hindi, bahala siya, buhay niya yun. Confident siya sa sarili niya. Ginagawa niya. Oh, why not coconut, di ba? Yes, madlaswa man tignan, pero wala tayong magagawa. Yun yung discarte niya. Mm. At kung confident naman siya sa sarili niya, pag-inggit tayo, pikit na lang tayo. Tsaka ano, huwag kayo maglala mga pangga, kung kayo na yung matiyo na iniskay dyan, meron pong, sa social media ba, meron pong parang pulis dyan. Na kapag medyo sobra na yung pinapakita nila, pwedeng i-turn down yan. Pwedeng i-delete yan. I-ban. O, diba? Kaya, yun lang mga pangga. Easy lang kayo. Huwag kayong mainit. Ha? Sige. Okay. Oh, bueno. O, ito, ano, habol ko na ito. Sabi ni Papa JT, happy birthday pala kay Pamela Vasquez. Tomorrow. Ay, ka-birthday mo, bro. Ka-birthday. Si Pamela Vasquez. Papa JT, single ba to? Hindi natin natanong kay Papa JT. Oh. Sayang. Oh, pangalan pala. Happy birthday, Pamela Vasquez. Ayan. Happy birthday po tomorrow. Same with Toby. Huh? Okay. Birthday tayo. Baka eto na yun. Siya na, no? Ayan, okay, na mga pangga. Balik tugtugon mo na tayo. Tumutok lang dito sa... Number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin...